What's up sa inyong lahat? My name is AC De Castro. Yun ah. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's video, we will be doing a What's on my phone's content. Alam niyo naman siguro no, yearly ako gumagawa ng gantong content para mapakita kung ano yung phone na ginagamit ko and kung ano yung laman nung phone na yon. This year, 2021, hindi lang po isa ang phone na ginagamit ko. Which is, dalawa. Ayan po siya. Isang iOS and isang Android phone. Specifically, the iPhone X and the Realme 8. Kung matagal ka ng subscriber sa aking YouTube channel, malamang sa malamang alam nyo kung saan nanggaling tong iPhone X na to. Binili ko to last year. And eto namang Realme 8, pinadala sa atin to ni Realme. And personally, sobrang nagustuhan ko siya. Kaya ngayon, dalawa ko silang ginagamit. Lakas maka MKBHD, di ba? Well, basically, na-utilize ko lang naman kung ano yung meron ako ngayon. Kaya, why not, di ba? Nagamitin natin siya both. And yun na nga, huwag na natin ito pahabain pa. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, make sure to hit that subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next tech contents or mapa lifestyle contents na gagawin ko dito sa aking YouTube channel. And also guys, no, don't forget to follow my other social media accounts for more exclusive content. Without further ado, let's get started. Okay, so yun na nga, the iPhone X and the Realme 8. And kung mapansin nyo, yung cases nila almost identical na rin. Matte black siya, na my favorite color. Sa first look, hindi mo mapansin iPhone X talaga siya, no? Depende na lang kung i-check nyo yung camera layout niya. Ayan. Ito naman sa Realme 8. Buti nakahanap din ako ng same concept. Pero mas maganda yung quality nito guys, no? Kasi mas mahigpit yung sa kanyang camera layout. Ayan. Oh! Mahigpit! Yeah. Ayan. Nakikita nyo ang kanyang camera layout. Ayan. Well, honestly, hindi pa naman ako nagsasawa sa design, no, ng likod nitong Realme 8. Gusto ko lang talaga magkaroon ng case na same theme dito sa iPhone X ko. And yeah. Kung tatanungin nga pala, no, kung nasaan dito ang aking SIM card, well, nandito siya sa Realme 8. Generally speaking, ito mas ginagamit ko siya for content creating, social media, and ito ginagamit ko siya for gaming and also social media browsing lang din. Parang ganun. Ayan, mas focus to sa social media, mas focus to sa gaming. Pero yun na nga, pakita ko na rin sa inyo yung nilalaman ng dalawang phones na to. Well, actually guys, no, kaya dito ko nilagay yung SIM card ko. Kasi kapag nag-hotspot ako or nag-mobile data, ang lakas makakain ng battery. Ito pa namang iPhone X, ewan ko kung lahat ng iPhones ganito, medyo mabilis siyang malubat. Unlike dito ah, unlike sa Realme 8, unlike sa mga Android phones, pag kinumpir mo talaga sila, iba talaga yung battery capacity ng Android kaysa iOS eh. Kaya, ni-utilize ko lang yung 5,000 mAh na battery ni Realme 8. Ano ba yung una ko yung papakita na phone? Well, feel ko ito muna, no, the iPhone X. Siyempre, first come first serve, ito yung nauna sa buhay ko, the iPhone X. Kung napanood nyo na yung last year's na What's on my iPhone X ko, malamang sa malamang baka yung iba sa mga aspects dito nakita nyo na or parang identical lang din. Medyo nagbago lang siya since nung dumating yung mga widgets sa iOS 14. Ayan, okay na? So, swipe up. Ayan, ito na yung pinaka-home ko yata, oh. Ito na yung pinaka-home ko, yung first page ng aking iPhone. Bago ko ipakita sa inyo yung mga applications ko, pakita ko muna yung sa pinakagilid, yung sa widgets. Ayan. Yung widgets ko dito sa gilid is, yun nga, yung Apple News, tsaka yung Apple How To lang, ganyan. Kasi, ginagamit ko na yung widgets dun sa mismong home screen. Kaya, wala na akong tinara dito, yung mga unnecessary na lang. Kumbaga, cosmetic design lang to talaga. Hindi naman siya sobrang functional. Ayan. So, balik na tayo dito sa front page. Dito sa first page ng aking home screen, nandito yung mga fundamental stock apps na lagi kong ginagamit and also yung mga applications ko for work and school. Sinesegregate siya ng widgets na batteries. So, mapansin nyo, nandito yung App Store, iTunes Store, Photos, and Camera. Nandito rin yung clock and yung dito sa tools pala, no? Ayan. Well, actually, hindi talaga ako mahilig maglagay ng folder sa iPhone pero minsan kailangan kasi, no? Ayan, dito sa tools, may kita nyo yung compass, measure, voice memos, file manager, weather, and the calculator. And yeah.
And nandito rin yung notes tsaka settings. Dalawang row lang siya kasi ito lang naman talaga yung mga stock apps na lagi kong ginagamit. Buti nga nagkaroon na ng app drawer si iPhone para at least na-segregate natin yung mga apps na hindi naman talaga natin ginagamit or never natin kinlik. Kumbaga, nandun na siya sa app drawer. Ganun. Dito naman sa baba, ito yung sa row na to is yung pang work. Yung sa Viber, WhatsApp. Ito yung sa office tools, nandito lang naman yung Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and yung OG na Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Kaya meron akong separate na Google Apps tsaka yung Microsoft Word na apps talaga. Sa Google Apps kasi doon mo mai-utilize yung cloud storage, kumbaga yung mag-send lang ng link yung mga brands, eh may kita ko na agad sa Google Documents, ganun. Pero kapag kailangan ko mag-create ng documents na yon, eh doon ako sa Microsoft Apps kasi mas maraming features doon, mas hiyang ako doon, and since Microsoft siya, ayun yung pinaka OG kumbaga. Next naman ito, Google Drive, kailangan ko rin to for sending or receiving files na kailangan ko for the brands, etc, etc, and also school, kapag kailangan magpasa ng mga videos ganun. Alam niyo naman, kapag online school, puro video na lang yung project ganyan, puro vlog, etc, etc, ganun. And dito sa last row ko, ito pang schooling ko na to, Zoom, Meet Student, and yung e-campus dun sa school namin. Mga taga-Fatima dyan, mga Fatimanians, alam nyo na yan. Dumako naman tayo dito sa second page. Etong second page, guys, no, kung mapansin nyo, ito yung mga apps na lagi kong ginagamit. Mga social media apps and yung iba pang essential apps. And nasa taas yung widget na weather. So dito, yung mga apps ko sa second page is, ayun na, ito, feel ko identical to sa last year's What's on my iPhone 10 ko. Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Business Suite, yung sa Facebook pages to, YouTube, YouTube Studio, ito pang check ko to ng analytics sa YouTube channel, and lastly, TikTok, ayan, since wala, ay nahumaling na ako sa TikTok, ay ganun talaga. Ito, Gmail, Google Keep, and Google Calendar. And ito yung Laika, hindi na rin ako active dito. Ito yung Discord, para siyang messenger, pero mas optimized siya for gaming. Ganyan. Spotify, ang aking main music streaming app. Ito, Netflix, and lastly, the Google Chrome. So, kung nagtataka kayo, bakit ako nag-download ng Google Chrome, eh meron naman ng Safari dito sa baba. Dito kasi sa Chrome, nakasync yung bookmarks ko sa laptop. Kaya, kung may kailangan akong i-check, or may na-bookmark akong anime episode doon sa laptop, eh pwede kong mapanood and ma-check dito sa Google Chrome. Next page naman tayo, sa third page, ito, The Angkas, Joyride, Mr. Speedy, and Lala Move, Grab, and Food Panda. Ito mga food delivery services. Nandito rin yung Waze, tsaka yung PayPal. Ito yung Waze for directions to, alam niyo naman siguro. And yung PayPal, nagagamit ko rin siya sa mga brands. Minsan, dito sila nagpapadala ng TF, ganyan. Next video, online banking. Ayan, para matrack natin kung may pumapasok na bang pera. Baka naman. Gcash, sobrang na-utilize ko na to kapag papaload, pag nagsisend ng pera online. Sobrang daling gamitin, nakakatawa. Shopee and Lazada. Dito sa row na to, pababa yung mga photo and video editing apps ko. Which is ito, Lightroom, VS Code, Preview. Itong preview app na to, parang mock Instagram feed mo siya. Pwede mong i-edit or ma-foresee or ma-plano kung ano yung magiging itsura ng Instagram feed mo. Kung conscious ka sa IG feed mo, kailangan nyo tong app na to. Ito, Photo Grid. Alam niya naman siguro kung ano yung Photo Grid. Isa to sa mga OG na photo editing app. Ginagamit ko lang talaga to basically sa pagkukulage. Parang ganun. Next, ito, Share It. Pang send ng files sa Android or sa laptop. Ganyan. Canon Camera Connect. Kung kailangan kong mag-send ng pictures or video straight dito sa kamerang to, sa G7X. iMovie, fundamental na video editing to, ganyan. Pero itong CapCut, sobrang daming features nito, guys. Pero itong dalawang to na hindi ko pa nagamit as video editing sa vlogs. Ito, sa next page naman, ito, Pinterest and Wally. Itong dalawang apps na to, dito ako naghahanap ng wallpapers. Itong wallpaper ko, guys, sa Pinterest ko lang siya nahanap. Sinerge ko lang yata, aesthetic or minimalist, ganun, lobas na to. And next, itong Divoom, ito yung app na nagko-control dun sa Bluetooth speaker ko. Meron din akong Merriam-Webster na dictionary. Essentials. Meron ako dito ang Snapseed tsaka itong Blur. Na-utilize ko yung ibang settings niya. Maganda yung ibang settings niya sa photo editing. And ito, TeamViewer. Isa tong app na nagko-control ng laptop mo by using this phone. Hindi ko na rin siya nagagamit kasi lagi ko namang dala yung laptop ko. Ganyan. Speed test. Huh?
essentials. And last but not the least, no, last page ko is yung sa game page. Ayan. Medyo marami yung games ko pero di ka naman nagagamit to lahat. Dito yung Mobile Legends, GTA San Andreas, NBA Jam, Among Us, Plague Inc., Brain Out, Hide and Seek, Water Sword Puzzle, Blackjack, and etong Hype Hype. Parang TikTok of games yan. So, mapansin nyo, majority dito is offline games. Di naman na ako nag-online games talaga sobra dito sa iPhone. Dahil nga, dito ko na binubuhos yun lahat. So, dumako na tayo dito sa Realme 8. Nandito tayo sa loob ng aking Realme 8. Ito na yung pinaka-main na page ko. Pero meron pa din sa gilid, yung parang Google yata. Ayan, dito yung Google na news, ganyan-ganyan. Pero yun, di ko rin naman na-check to. Heads up lang pala, no? Kung mapapansin nyo, yung layout netong pages ko is almost identical dito sa iPhone. Dito sa first page ko, yung pinaka-main, is merong widget na date and time, tsaka weather. Ito, magandang widget to kasi nandito na lahat. Dito sa page na to, nandito yung mga social media apps ko, yung mga apps na lagi kong ginagamit, yung mga fundamental apps na ginagamit ko, and lastly, itong tools and Google na folder. Almost the same lang, dumagdag lang itong Google na folder. Since ang daming Google apps, no, sa Android phone. Naglagay ako dito ng Google na widget para at least ma-segregate ko sila ng konti. So, dumako na tayo sa next page. Almost the same lang din, no, sa sa iOS ko. Dito yung mga Angkas, Joyride, Mr. Speedy, Lalamove. Same na layout. Ayan. Ang pinagkaiba lang sa iPhone 10 ko tsaka dito sa Realme 8 is nandito lang sa baba yung Zoom, Meet, Canva Student, and yung eCampus. Ayan, since hindi ko lang kung saan siya ilalagay, nilagay ko lang dito sa baba para kahit paano organized pa rin. Dito sa third row, mas onti na apps ang meron dito. Ito yung portion na nandito yung mga hindi ko masyado nagamit na apps pero essential pa rin. Which is, ito, Pinterest, Wally, Divoom, tsaka yung Realme Community. Ito, Realme Community, para siyang social media pero mga Realme users lang. Ganun. Next, nandito rin yung ShareIt, tsaka yung Speed Test. Ayan, essential apps talaga yan. Then, dito sa last page, guys, ko, ito na yung mga games na meron ako. Ito na yung mga hardcore games talaga na nilalaro ko. Mapansin nyo, nandito yung Mobile Legends, Call of Duty Mobile, League of Legends Wild Rift. Meron din pala akong Uno. Ayan dito. NBA 2K20, Plants vs. Zombies, SimCity Build It. Ito, meron din akong used car dealer na game. Parang simulation game lang siya. Ito, 3D tuning. Kino-customize mo yung mga kotse, ganyan-ganyan. Ito, Asphalt 8 and Real Racing 2, mga racing games siya na hardcore games. Ayan. Mapansin nyo, mas marami akong games dito kasi dito talaga ako naglalaro. Ganito ako mag-organize sa mga phones ko. In a way na, yung iba kasi, no, kapag ino-organize nila yung mga apps sa phone nila, lahat, puro may folder, ganun. Pero ako, hindi. More on layout siya eh. More on segmentation, parang nakalatag lahat ng apps, ganun. And yeah, ayun lang naman. Sana gusto nyo itong What's on My Phones ko this year 2021. Abangan nyo na lang siguro next year kung ano na yung magiging phone ko. Kung dalawa pa rin ba siya, or kung magsistick ako sa iOS, or kung lilipat na ako sa Android. Hindi natin sure, hindi ko pa rin sure. Medyo mahaba itong content na to, pero sana gustuhan nyo. And kung nagustuhan itong video nito, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget to subscribe sa akin channel for more AC Castro vlogs. And yeah, peace!